So ngayon, naglalaro ko ng COD, so alam mo na maglagay ng magazine, alam mo na magkasa. Wala tayong gustong matutukan ng barel, and wala tayong gustong masaktan. So ba kuya, sinaktan ka na ba? Wait lang. What? Kailangan ko po ba huminga? Yung hawak. Oops! Hello po. So, I am JP Breaking. Opo. Hello. Ang gagamitin nating baril ngayon is yung caliber 45 from Armscor. Ano po yung bala niya po? Yung po ba yung malakas? So, yung caliber 45 is yung isa sa pinakamalaki na caliber ng pistol. Ah. So, medyo malakas-lakas nga talaga to. Okay, and mas malakas yung impact niya. Kaya tuturuan kita paano mag-handle ng baril para mag-grip mo siya ng maayos. Ano po yung pinakamaliit na bala? Ang pinakamaliit na ginagamit ng bala sa pistol is yung caliber .22. So, sobrang liit lang nun. Meron po man 16? Or... wala na, 22 lang. Okay. Ilan pong bala po yung kaya po na ito? Maximum load nitong ano natin is 15. So, tingin ko, 1 out of 15. Shoot ko. Hindi, mamaya tuturuan kita para... kasi minsan sa mga beginners, yung mga tinuturuan namin dito, ang always nilang kalaban is anticipation. Kumbaga, nilalabanan nila yung palag ng baril. So, ang ginagawa nila, instead na yung palag ng baril is paangat, tinutulak nila pababa. Kaya it's either yung tama nila, nasa baba. So, ano po ba kailangan? So, kailangan, ang usually pinapagawa namin, pinagda-dry fire na tawag. Pag sinabing dry fire, ipuputok mo yung barrel, walang laman, walang magazine. Ipa-familiarize mo lang yung trigger pull, yung stance, then yung sight alignment. So mamaya, medyo magulo-gulo yung dadanasin mo sa akin. Okay? So ready ka na? Opo, ready na po. Sige po. Okay? Sige. Oo, wala pong bala. Medyo mabigat yan. Ang bigat? Nga. Tama ka mag-gala. So ngayon, safety briefing tayo. So there are 4 rules of gun safety, cardinal rules. All, rule number 1. Consider every gun as loaded. Kaya sinabi ko sa iyo kanina before na kailangan yung barrel always lang siya nakatutok doon kasi wala tayong gustong matutukan ng barrel and wala tayong gustong masaktan. Kaya yung barrel natin, always lang siya nakatutok sa backstop na tinatawag natin. Yun, yung kulay blue sa dulo. So ba ko yung sinaktan ka na ba? Nasaktan na rin naman. So, ngayon. Then, rule number 2. Never let the muzzle of your gun point anything or anyone you don't intend to shoot. Kaya yung rule number 1, kaya sinasabi, consider every gun as loaded. Kaya kahit sabihin natin, may laman man to or wala, hindi mo siya pwedeng itutok kahit kani-kanino or kahit saan. Especially sa atin ng mga bagong shooters. Kasi ang lagi namin nakokosyon dito, kapag nandito tayo sa open range, ang ginagawa, tutok dito sa gilid, tutok dito sa gilid. Hindi natin na-observe, nababreak na natin yung safety. Kaya minsan yung barrel na itututok natin sa paa, kaya hindi natin alam, minsan may laman. Tapos, rule number 3, pinaka safety rule. Always keep your trigger finger off the trigger kasi hindi puputok ang isang barrel kung hindi
nakalabit. Hindi mo siya kinalabit. Yan. Kaya always keep your trigger finger off the trigger. Kahit anong mangyari, huwag mo siyang ipapasok. Unless ready ka nang mag-shoot. Kung nakatutok ka na sa target board. Paghawak-hawak lang po, dapat na ganun. Paghawak-hawak lang, always pa rin trigger finger. Yes po. And then, rule number 4. Check nyo muna kung ano yung target nyo and what's behind it. Kasi mamaya, kung halimbawa, nagpapatape kayo ng target boards, hindi nyo alam, may tao pala dun sa loob, tapos humawak kayo ng baril, bigla nyong napasok yung daliri, hindi nyo na-check kung may load, then nakalabit nyo, may tatamaan tayo sa loob. So, ready na po. Okay, kuya, dry fire ka muna. Hawak ng baril. Okay, dalawang kamay. Sa baba po ba? Or... So, ngayon, beginners ka pa, tigyan mo ano muna yan. Ano po ba ito? So, yan, may mga tanong ka na. Opo. So, ito, tinatawag natin safety grip. Bale, itong 45, may dalawa siyang, bale, tatlo nga pala, safety. Una is yung safety grip, and then itong safety lock sa may handle. So, kapag nakataas po, hindi mo? Pag nakataas, hindi mo siya makakalabit. Yan, nakataas. Ngayon, kung ibababa mo siya, hindi naman nakapress yung safety handle dito sa likod, hindi mo pa rin siya mapipress. Pero once na pinress mo na yan, then kinalabit mo, saka lang papalo yung hammer. Ito yung tinatawag nating hammer. Yan. Single naman po yan, di ba? Like, semi-auto. So like kapag hinold mo siya? Hinold mo siya, hindi naman siya puputok. Okay. Kaya every tap, puputok. Okay po. So ngayon, at tamang paghawak ng barrel, hawakan mo muna ng isang kamay ng dominant hand mo, then twist mo. Ngayon, nakikita mo tong space na to, saka mo ilalapat yung palad mo. Ganyan. Paano po? Sige, hawak. Isang kamay lang muna, right. Then, taas mo to. Then ngayon, yung left hand. Ganyan. Ganun po? Ganyan. Ganun. Yes, tapos tutok mo doon, sight alignment. Ngayon, nakikita mo itong top nitong kulay pula. Then, itong top nitong rear side. Ito, front side, rear side. Dapat po ba both eyes open? Yes. Ito po sabi ng friend ko, huwag daw. Dapat both eyes open ka. So, ngayon, front side, rear side, lean forward ka. Then, atras mo yung right foot mo. Right, oo. Oh. Parang ganito lang yung stance mo niyan. Parang naka-normal ka lang na tayo. Yan, then lean forward ka. Lean forward, some more. Yan. Okay? Sight alignment. Front side, rear side, magkapantay. Ngayon, kung nakita mo nung naka-align, yung front side, nakikita mo yung dot dun sa harap, takpan mo lang yon. So, dito ko mag-focus. Kailangan malinaw na malinaw yung front side mo, takpan mo lang yung dot. Then, saka mo dahan-dahanin kalabit. Dalawa po ang nakikita ng dot. So, kung nagdo-double vision ka, try mo na lang i-close yung dominant eye mo. Hindi, try mo close yung non-dominant eye pala. Sorry. Okay, guys. Yeah. Na-cover ka na po yun. So, ang ginamit mong mata is yung left. Okay. So, left eye dominant ka. Sige, tutok ka ngayon. Tutok. Ayan, dahan-dahanin mo ngayon kalabit. Pansinin mo, observe mo yung front sight mo ha, every kalabit mo. Ayan, dapat dahan-dahan lang pagkakalabit. Lagyan mo na siya ng follow-through. Pagkalabit mo, dito pa rin yung tingin. Huwag mo muna ibababa. Dito ka lang nakatingin na nakakover ka pa rin dun sa target. Then, sige, lean forward. Dahan-dahan kalabit. Okay, good. So, dapat ganun lang yung, ano ha, ganun lang yung kalabit mo kapag ka may bala or kahit walang bala or may bala, ganun pa rin yung discipline mo sa paghila ng trigger. Okay. Yan, so yung baba mo lang. Yan. Yung hawak. Oops, baril. Gata. Pa. Dito yung hawak, dito. Yan. Saan paano po ulit? Yan, ganyan yung tamang paghawak ha. Always yung thumb mo, naka-point pa rin dun sa target. Kasi halimbawa man na nasa close room ka or in tactical battle, eto yung reference mo ngayon. Kasi hindi mo na makikita sa dilim yung front sight. So ngayon, yung thumb mo, kapag nakikipaglabang ka, eto na yung reference mo. Kung saan siya nakatutok, dun yan tatama. Kapag po ba yung posture is mali?
mahirap. Yes, kasi ganito. Sige, tutok mo. Ngayon, napansin mo sa posture. Kanina, medyo nakaliyad ka, di ba? Sige, balik mo yung dating posture mo. Yan, nakaliyad ka. Ngayon, yung silip mo niyan, mataas. Hindi ka naka-point doon sa mismong dot. Tapos, kapag ganun yung posture mo, observe mo ha, hawak mahigpit. Pagka ganyan yung posture mo, di ba, para kang matutumba? So, kaya pinapalin forward kita para yung hampas ng barrel, andyan lang. Andito lang din yung recoil sa kamay. Yan. Pataas lang yung palo ng barrel. Puputok ako isa. So, magpa-fire po ako 3 rounds. So, kapag halimbawa kayo na po yung puputok, lagi nyo po sabihin na firing para aware po yung range officer po ninyo at saka yung mga kasamahan kasi para mamaya makapagsuot sila ng eye pro and ear pro. Okay? Firing! Pagkatapos mong pumutok, ang mangyayari, mag-open chamber or open slide. Ngayon, ang gagawin mo, i-check mo yung chamber kung may laman pa or wala. Kasi usually, sa insidente yung nangyayari, ang ginagawa na lang kaagad, tinatanggal yung magazine, hindi na chine-check yung chamber, tapos biglang kinalabit. Ngayon, hindi nila na-check yung chamber kung may bala o wala. Biglang kinalabit, may laman, nakatutok sa baba, tinamaan yung paa, sayang yung sapatos. Wala tayong nabibili yung sapatos. Ah, mas masyadong mahal yung sapatos eh. Kaya ngayon, always mo check yung chamber. Yan. So, wala na siyang laman. Then, kalabit pa rin sa harapan. Just to make sure, kung may laman man siya or wala, andun pa rin yung travel ng bala. Okay? So, ngayon, try mo isang putok. Isa lang muna. Oh, no! So, dry fire? Sige, dry fire mo muna. Trigger finger out. Yan, lean forward. Dito nakalagay. Yan. Sa baba po. Oo. Yan. So, malinaw na malinaw to. Naka-align ka lang dito. Tapos, slowly pull the trigger. Okay, good. Some more. Front side, malinaw. Okay. Nakakabahan po. So, ngayon, it's your turn. Firing ka, one round. Eyes and ears. Loaded. Safety up. Naka-safety. Kung ready ka na pumutok, baba mo lang yung safety. Okay. Press down. Press down mo lang. Okay. Yung paa, baliktad. Yan. Then lean forward. Yan. Tama po ba yung kamay? Oo, tama. So. Okay, front side. Kailangan ko po ba huminga? Pwede ka mag-hold breath. Mas accurate yung tama mo. Firing. Slowly pull the trigger. Okay, good. Saan po ito? Alam mo, saan ka tumama? Saan po? Doon mismo sa kulay blue, sa dot. Ano ito ba? Doon ka mismo tumama. Beginner's luck. Yeah. Ay, mali po. So? Saan ka tumama? Sa black. So, check mo yung chamber kung walang laman. Then, release yung magazine. Andyan yung magazine release. Pindot. Yeah, press mo lang, press. Okay. Then, slide. Down. Hila. Hilain mo. Sige, hila, hila. Hilain mo lang. Ayaw, may ipit ka. Sige. Kung nahihirapan kang hilain, pwede mo press to pababa. Yan. Press down. Sige, press down. Tigas. Press mo lang siya pababa. Yun. Pababa yung press niya. Then, kalabit sa harap. Kung wala na laman. Okay. Kita. The moist. First shot. Beginner's luck. Ayun o. Wow! Wow. Doon ka mismo tumama. Oo nga po eh. Swerte ko po. Okay. Then ngayon, tuturuan naman kita mag-load sa magazine. So,
So ngayon, as a beginner, may hirapan ka pa maglagay ng bala kasi masakit sa kamay. Press down. Pababa, pababa. Tulak mo ng thumb. Yan. Ngayon, may laman na. Gawin mo reference thumb mo. Press down. Sige, press down. Then, pasok. Yun. Buti wala pa yung tuloy-tuloy. Di po kami pumapayag dito na ano, di namin inaallow yung full automatic. So ngayon, naglalaro ko ng COD. So alam mo na maglagay ng magazine, alam mo na magkasa. So ngayon, hawak, trigger finger out. Then, dampot ng magazine. Pag ganun po. Saksak ng magazine. Okay, good. Then, kasa. So dito sa serration lang yung hawak. Yan. Hila, tulak. Ang gagawin mo kasi, etong right hand mo, etong left hand nakahawak sa serration, eto patulak, eto pahila. So, ganun lang. Okay? So, naka-safety up. Three rounds. So, kung ready, safety down. Lean forward. Yan. Okay, fire when ready. Tingin lang sa front side. Another one. Last shot. A few moments later. Hello guys, so nakaano na ako. Naka-six shots na ako. Ito yung kay daddy. Ayan nga dati. Ayan tito. Okay, so ayan. Ayan. Okay, loaded. Malino yung front sight. Lean forward. Okay, dahan-dahan yung squeeze. Hitting left. Open. Release magazine, slide forward. Kalabit sa harap. Okay. Yun. Hey guys, so ayun, tapos na ako nag-shooting and also si Daddy. So naubos namin yung 100 rounds. Wow! 100 rounds. And yung 50, itatabi na lang muna kasi wala na pagod na yung kamay ko. And thank you ulit kay Officer for teaching us how to shoot today. Thank you! So promote nyo na lang po yung shooting range. So sa mga gusto pong pumunta, pwede po kayong pumunta dito sa Camp General Emilio Firing Range. Located po kami sa Camp General Emilio Aguinaldo General Headquarters Armed Forces of the Philippines, Quezon City. So, pwede po kayo bumisit. Rates? So, may mga rate fee po tayo. So, sa military independent, andito po, 50 pesos po per head per hour. And then sa civilian, 200 pesos per head per hour. And sa other layas and government employees, 100 pesos per head per hour. Not including pa po yung target boards and ammunitions. Okay, so kailangan din po bumili ng bala. And then, magdala din kayo ng sarili niyong headphones and eye protection. So ayun, thank you ulit din kay Tito Jem for inviting us here to shoot some guns. So ayun, thank you guys for watching this video. Don't forget to hit the like button, share this video, comment down below some vlog ideas, and we'll see you guys in the next video. Bye-bye! Ito nga pala guys yung, wait lang, pag-iwutan ko. Ito nga pala guys yung board ko. So nakadalawang tama ko dito sa blue, taas. And then yung iba wala na, kasi 10 meters yung 10 rounds sa iba. So yun na yun guys, see you next vlog. Bye-bye! Bye ka kuya! Hi! Thank you! We're single pero not available daw guys. Bye! Gila, gawang!